Isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat at Happy New Year! Ito po ang unang araw ng taon at praise God, natapat po sa ating weekend. Binabati ko po ng Happy New Year ang lahat po ng kapatiran saan man kayo naroon. Mga kapatiran dito sa TCI Alcor, TCI Laguna, ganun din sa ating po mga kapatiran sa JCF Bin Mahmud, yung dating JCF Al-Mirkad, JCF Marquia, NCCM Marquia at NCCM Duhail. Happy New Year din po sa ating mga kapatiran dyan sa UAE, Abu Dhabi, Dubai at sa Libya. At magandang hapon din naman sa Pilipinas. At Happy New Year po dyan sa Pilipinas. Happy New Year kina Mami, Jan, Chow, sa ating po mga kapatiran sa Pila Laguna. Ganun din sa mga kapatiran po natin sa Australia at sa New Zealand. Magandang umaga po o magandang araw at Happy New Year sa lahat. Yan. Mahaba itong weekend na ito dahil nagkahapon nagpaalaman na see you next year. Kaya pagbalik natin sa ating mga gawain, sa ating pong mga trabaho ay bagong taon na. Ayan. Purihin natin ang Panginoon sa isang taon na nakalipas at sa simula po ng bagong taon, hilingin po natin ang ibayong pagpapala ng ating Panginoon Diyos sa buhay po natin at ganyan din sa buhay ng ating mga local churches. Atin pong itutuloy ang ating Friday school at ang pinag-aaralan po natin dito ay ang Roman Catholic Church at ang kanyang doktrina ng kaligtasan. Nasa panglimang yugto na po tayo ng ating pag-aaral. At sa ating pong mga nagdaang pag-aaral, ating pong na pag-aralan yung ating tunay na salvation at napag-aralan natin yung mga benefits ng salvation na ito. Ganun din, napag-aralan po natin yung doktrina po ng salvation ng Roman Catholic Church. Una natin pinag-aralan yung mga pan po, mga official expression po ng kanilang doctrine. At pagkatapos ay inalagay po natin sa layman's language noong nakaraan. Ngayon po, ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral at atin naman pong tutunghayan sa araw na ito ang kasaysayan po ng Roman Catholic Church. Natutuwa po ako na magkakaroon tayo ng pag-aaral sa bagay nito at maiwawasto po natin ang kasaysayan. Dahil ito po ay kasaysayan na kung titingnan ninyo sa mga Catholic literature, hindi po ito ang tunay na kasaysayan ng Roman Catholic Church. Kaya pag-aaralan po natin ito from secular sources, yung mga historians na nag-ulat tungkol dito sa kasaysayan po ng RCC. At ganun din, i-compare po natin ito sa sinasabi po ng banal na kasulatan sa mga prophecies na natupad na po ng RCC o ng Roman Catholic Church. Now, to be sure, yung pong sinulatan ni Apostle Paul na Roman Church nung panahon niya, yun po ang later on, after several centuries, 5 centuries to be exact, after 5 centuries,
have become the Roman Catholic Church. Okay? Kaya yung pong one, kung titingnan ninyo yung kanilang history, from their perspective, from the perspective of the Roman Catholic Church, makikita ninyo na they trace back their history from the time of Jesus Christ and the Apostles. Dahil galing po ang Roman Catholic Church from the Church in Rome noong panahon ng mga Apostles ng ating Panginoong Jesucristo. Right? Pero, ito pong Roman Catholic Church na ito ay hinulaan din sa Banal na Kasulatan na tatalikod. Ito yung segment ng Christianity na hinulaan na mag-apostasize. Okay? Sila po ay tumalikod. Iniwan nila yung mga katuruan ng mga apostles at ni Jesus Christ. At dahil po dyan, natupad nila yung sinasabi pong falling away o great apostasy na hinulaan po sa 2 Thessalonians chapter 2. Babasahin niyo po yung verses 1 to 12. Yan po ang hula ng panahon ng ating mga apostles tungkol sa darating na pagtalikod ng church. Okay? Isipin niyo na lang, simula pa po nung panahon ng ating mga alagad, nagkaroon na po ng introduction ng mga false teachings. Di lalo na po nung panahon na sila ay nangamatay na, wala na pong nag-check sa kanila tulad ng mga apostles. Kaya itong mga nagdala ng false teachings sa iglesia natin, sa iglesia ng mga Kristiyanismo, yan po ay nawalan na ng check. Hindi na nag-check dahil wala na po yung mga apostles ng ating Panginoon para i-correct sila. Well, itutuloy po natin yan pagkatapos nating manalangin. Ipagkatiwala po natin sa ating putihing Diyos ang ating pag-aaral na ito. Tayo po ay manalangin. Manaming banal, maraming salamat po muli sa pagkakataon ito na inyong pinagkaloob sa amin upang ituloy namin ang pag-aaral namin sa aming Friday School. Lord, maraming salamat sa buong isang taong nakalipas sa inyong mga pag-iingat sa amin sa kabila po ng maraming mga pangyayari at mga maraming kaguluhan ang nangyari sa nagdaang taon. Maraming mga unusual na bagay na nitong taon lamang itong nakaraan namin naranasan o naranasan ng buong mundo. Maraming salamat sa inyong pag-iingat hanggang sa mga sandaling ito, O Diyos. At amin po hinihahabilin ang isang taong ito sa inyong pagpalang kamay. Iyon din ang aming pag-aaral sa aming Friday School upang sa gayon, Panginoon, kami ay pangunahan ng inyong banal na Espiritu at akay sa mga katotohanan na ibig niyong ipaalam sa amin. Walayin niyo po mga kapatiran ko na nakikiisa sa gawain ito. Pagpatawad kung saan po kami nagkulang at nagkasala. Ito po ang aming samagdalangin sa inyo sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So, panahon pa lang ng mga apostles po ay may mga pumapasok ng mga maling katuruan. At dahil dito, marami pong warnings ang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga apostles tungkol sa darating na pagtalikod, future pa sa panahon ng mga apostles. Ang sabi ni Apostle Paul sa warning niya sa 1 Timothy chapter 4 verse 1, ang sabi niya, darating ang panahon na ia-abandon ng marami ang faith. They will abandon the faith at sila ay tatalikod. At sa 2 Thessalonians chapter 2, magkakaroon po ng great falling away from the truth. Yan ay sa panahon ng ating mga apostles, future pa. Okay? Pero sa panahon natin ngayon, looking back sa time nila, and na-fulfill na po yung prophecy na yon
na hinulaan ng mga apostles, lalo na ni Apostle Paul. Okay? So, isipin nyo na lang na panahon pa ng mga apostles, eh pinipilit na ni Satan na ipasok ang mga maling katuruan sa iglesia. At ang mga apostles po, dahil sa pangalaga nila sa mga churches nung panahon nila, yung tinatawag na Apostolic Church, ay sumulat po sa mga churches na ito. Iyan po ang 27 books ng New Testament. Karamihan po dyan sa mga sulat na yan, yan po ay isinulat dahil may mga problema na tungkol sa, hindi lamang po tungkol sa morality, kundi tungkol sa mga maling aral na pumapasok na sa church. Kaya po naisulat yung mga epistles, kung tawagin, o sulat ng mga apostles sa mga churches para po i-correct ang mga maling katuruan and at the same time, warningan na pagkatapos nilang lumipas ang kanilang panahon dito sa mundong ito, may darating pong malaking apostasy. Pagtalikod, ang mag-a-apostasize po ay ang church mismo. Okay? Siya ang tatalikod. At tulad ng nabanggit ko, yung church sa Rome, yan po ang later on, after many centuries, siya ang naging Roman Catholic Church na tumalikod mula sa katuruan ng ating Panginoong Jesucristo at ng mga apostles. Alright, so, ito po ang pagtalikod na ito, hindi biglaan po ito, hindi biglaan. Ito po ay unti-unti, almost imperceptible po sa mga Kristiyano nung panahon na yon. Hindi po nila napansin, hindi po nila na-detect, right? Na lumalayo na palis nila sa katuruan ng ating Panginoong Jesucristo at sa katuruan ng mga apostles. It took centuries para po talagang mag-about face at mag-apostasize ang iglesia. So, little by little, the church fathers departed from the teachings of the apostles and of Jesus Christ in a very subtle way, lalo na po sa kanila pong pangunawa tungkol sa kaligtasan. Okay? So, pagkatapos po ng mga apostles, ay dumating po yung tinatawag na panahon ng mga church fathers. Okay? Okay, so ito pong mga church fathers na ito, may tatlong uri ng church fathers, yung pong tinatawag na mga apostolic fathers. Sila po yung mga directly na disciples, na discipled ng mga apostles. Kaya tinawag sila mga apostolic fathers. In fact, yung si Clement ay nabanggit pa po sa New Testament. Kung hindi ako nagkakamali sa sulat ni Paul sa kay Timothy, nabanggit yung pangalan ni Saint Clement. Okay? Isa po siya sa mga na-disciple ng mga apostles ng ating Panginoon. Kasama na po dyan si Apostle Paul at ganun din kasama na po yung iba pang mga apostles, particularly po si Apostle John. Dahil si Apostle John po ay nabuhay ng medyo matagal, right? Hanggang 100 AD. Nabuhay ang pan po, ang apostle na ito. At dahil dito, yung po mga apostolic fathers na nagsimula after 60 AD. Okay? Itong mga church fathers na ito ay mga na-disciple po ng mga apostles. Kaya tinawag silang apostolic fathers. Okay. At dahil po yung mga apostles, marami sa kanila ay namatay bago po na nasira ang Jerusalem.
before the destruction of Jerusalem in 70 AD, eh, kwan po, nakakalungkot na namatay sila at ang naiwan po ay si Apostle John. At itong mga apostolic fathers, marami po dito ang na-disciple ni Apostle John. Pagkatapos ng mga apostolic fathers, dumating yung mga tinatawag na mga Greek fathers. Hindi naman ibig sabihin mga Greek sila, okay? Kundi ito yung mga fathers na dahil nung panahon ng ating Panginoon Jesucristo at panahon ng mga apostles, eh Greek po ang ginagamit na international language. Itong mga fathers na ito, sila po yung mga sumunod na leaders sa mga apostles na sumulat sa lengguwaheng Grego. Kaya tinawag silang mga Greek fathers. Hindi nangangahulugan na Greek sila. Right? Marami sa kanila po, well, may mga Greeks din po, right? Pero meron din mga kwan po, Romans o kaya Latin. Okay? Pero kaya sila tinawag pong mga Greek fathers because they wrote and they proclaimed the gospel sa pamamagitan po ng Greek language. Yun po ang naging medium nila. Tapos, ang sumunod sa kanila, dito sa mga Greek fathers, ang sumunod naman sa kanila ay yung tinatawag na Latin fathers. Ito po yung mga fathers na sumulat na sa Latin. Dahil, kwan na po, yung Latin language na ang pumalit bilang lingwahe ng iglesia. Right? Dahil po yung mga sumunod na church fathers ay mga Latino na. Right? Latin. Mostly from Italy. Sila po ang ginamit nilang lingwahe para mag-communicate sa mga church members nung panahon nila ay walang iba kundi ang salitang Latin. Okay? Yan po, hindi naman nangangahulugan na puro sila Latinos o puro sila Italian. Hindi po. Meron din pong iba-ibang nationality sa kanila. But they use the Latin language in order to communicate to the membership of the church. So, yan po. And that spans, kwan po, 5 centuries. Right? Kwan po, 500 years ang span ng leadership ng mga church fathers na tinatawag natin. And during those times, ng mga church fathers, talaga pong kwan, little by little, nabago po yung mga aral ng mga Kristiyano. Binago nila. Ha? Hindi po overnight ito. It took centuries before they were able to change the teachings of Jesus and the apostles. Ang nangyari po kasi, during the time of the apostles, persecuted ang church. Right? Pinapersecute po sila. Kaya nga namatay yung marami sa mga apostles dahil sila po pinersecute at minartir ng mga ng Roman Empire. So, persecuted ang church. Pero nung dumating itong mga church fathers, lalo na po yung mga Latin fathers, eh nag-compromise po sila sa Roman Empire para mag-gain yung favor ng Roman Empire. So that in the year 313 AD, okay? In the year 313 AD, itong persecuted church during the first century of the Christian church, itong persecuted church na ito ay naging official religion ng Roman Empire na nag-persecute doon sa mga first century Christians. So, makikita niyo yung change, ha? Ang ginawa ng mga Latin fathers, inincorporate po nila yung mga pagan practices sa mga practices ng mga Christians. Lalong-lalo na po yung idolatry. Okay? Eh, kwan po, talamak po ang idolatry sa pagan Rome noong panahon na yun. Pero, noong ma-convert sa Christianity si Emperor Constantine,
ng Impero ng Roma. Noong 312 AD, dun po nag-umpisa ang compromise. Open compromise na po ito, right? At inadapt nila yung ibang mga practices ng mga pagan Rome. Okay? So nasa period na tayo na kuna po naging popular na ang Christianity. By the way, sa 2nd century, unang ginamit po ni Anastasius, kung hindi ako man nagkakamali, yung salitang Catholic Church. Okay? Kwan pa siya, mga Greek fathers itong mga ito. Hindi ito mga Latin fathers. Okay? Ginamit na, kinoin na po, inimbento na nila yung salitang Catholic Church, implying na yung Christian Church ay kuna po international. Okay? Yun naman po ang ibig sabihin ng Catholic. International po yan ang ibig sabihin. So, naging international na ang church, kaya tinawag nila pong Catholic Church. Okay? Pero nung dumating yung mga Latin Fathers at naging official religion na ng Roman Empire, ang Christianity, doon nila ginawang Roman Catholic Church. Okay? So, iyan po ang kwan, evolution ng pangalan ng Roman Catholic Church. Pagan Rome persecuted the church until 313 AD when it became a tolerated religion in the Roman Empire after Emperor Constantine converted to Christianity in 312 AD. Yan. Kung natatandaan nyo, kung nabasa ninyo yung history, naalala ko tuloy yung history binabasa namin high school kami, Modern Times and the Living Past. Okay? Doon po, binanggit yung kasaysayan kung paano na-convert si Constantine, yung emperor ng Rome. Noong panahon na yon, nakikipagdigma pa at sinasakop pa ng Roman Empire yung iba pang mga bansa na lumalaban sa kanila. At minsan nagkaroon daw ng vision itong si Emperor Constantine. He saw the sign of the cross and he heard a voice from heaven saying, "In hoc signo vinces." Ang ibig sabihin, with this sign, you will conquer. So, ginawa po niya yung sign of the cross. Doon po siya na-convert. Yung sign of the cross ay ginawa po niyang insignia sa mga shield ng mga Roman soldiers at yung kanila pong espada na dati ay medyo pabaluktot na ganon. Okay? Ginawa po nilang parang cross talaga ang mga espada nila. Okay? Dahil ang sabi po sa vision ni Constantine, with this sign, that is the sign of the cross, you will conquer. So, noong naman 538 AD, the Bishop of Rome was declared by Emperor Justinian as the head of all Christendom. Yan po ang significance noong year 538 AD. Right? Dineclare ng Emperor ng Rome na si Justinian na yung pong Bishop ng Rome ay siya ang head ng all Christendom o lahat ng Sangka Kristiyanuhan. Now, tandaan niyo po, itong Sangka Kristiyanuhan na tinatawag nila noong panahon na yon, eto na yung tumalikod na iglesia ng Rome na tinawag na Roman Catholic Church. Sa panahong ito, 538 AD, kompleto na po ang apostasy dito. Talagang inabandon na yung katuruan, lalong-lalo na po yung salvation katuruan, aral ng Panginoon at ng mga apostles.
At inadapt nila yung pong mga pagan practices para maging popular ang Christianity even among the pagans. Naalala ko yung kasaysayan na yan. Sa dami po ng conversion, nung makonvert si Emperor Constantine sa Christianismo, sa dami po ng conversion, hindi na po nila mabinyagan ng kwan po, isa-isa yung mga soldiers. Kaya ang ginawa nila, pinalusong nila yung mga soldiers po sa ilog at sila na mismo ang kwan. Nilubog nila yung sarili nila bilang kanilang bautismo sa dami po ng kwan. Kaya ang Roman Empire ay naging kwan po, Christian. Okay? Hindi po in the true sense, kundi in the kwan po, apostatized sense. Alright? At ang Bishop of Rome, siya po ang tinawag nila na Il Papa. Latin po yan, na ang ibig sabihin the Pope sa English. This marked the beginning of the Pope's rule with unchallenged authority. Unchallenged authority in the world. From that time on, the Roman Catholic Church had engaged in widespread effort to convert pagan nations to Catholicism. And the Church used the military arm of the Roman Empire to suppress religious dissent. Ibig sabihin, yung mga kumokontra po sa Roman Catholic Church, ginamit ng Roman Catholic Church yung mga armies ng mga bansang sinasakupan niya. Okay? Para po isuppress yung mga lumalaban sa kanyang dogma. This union of church and state killed over 50 million people. Yan po ang sang-ayon sa kasaysayan. Alright. Now, tulad po ng nasabi ko, nag-compromise ang church with pagan practices sa panahon po yun. At naging popular po ang Roman Catholicism sa Roman Empire. It took 200 years or so, right? Para po ma-convert ang Roman Catholicism, ang Roman Empire to Roman Catholicism. And it took another 200 years in order for the Pope to consolidate his power and become the political and religious leader of the world at that time. So, yan po. At tayo pong mga Pilipino, naranasan po natin ang part ng history na ito. Remember how the Spaniards came to the Philippines and converted our forefathers to the Christian faith by means of the sword. Ganyan po nila pinopagate ang Christianity. Right? Yung pong kwan, false Christianity. Yan po ang ginamit nila, yung sword. Okay? At naranasan po ng mga Pilipinos yan. For almost 400 years, tayo po ay napailalim sa mga Spaniards at inimpose po nila sa atin yung Roman Catholic dogmas. Naalala ko pa yung aking lolo sa tuhod, right? Kasi namatay siya, 107 years old na po siya. Kaya nakita pa namin. At kinukwento niya sa amin, nung mga bata pa kami, kung paanong umiiwas silang pumunta sa church, right? Sa simbahan, sa araw ng Linggo. Dahil pinipilit po silang mangilin ng araw ng Linggo. At dahil hindi po yun ang nakaugalian nila, ayun, nagtatago sila. At pagka nahuli daw sila, nilalati ko sila. Pagka hindi sila umaten ng church service. Right, so naranasan po ng mga Pilipino ang kasaysayan ito ng Roman Catholic Church. And so we are no stranger dito sa mga evidences na ito ng abuses ng Roman Catholic Church. In fact, yung pong ating national hero, si Dr. Jose Rizal, siya po ay lumaban sa kwan na ito.
Hindi lang po political ito, kundi one, religious. So, meron po tayong ebidensya sa mga pinag-aaralan po natin ito. Ngayon, naging kwan po, naging pangunahing political and religious power ang Roman Catholic Church represented by the Pope hanggang sa panahon po na nag-rebelde po yung kwan, yung France sa kanila. Bakit nag-rebelde yung France? Kasi po nagkaroon ng Reformation noong 15th century. Nag-umpisa ang Reformation in the year 1517. Okay? Kaya nung kwan po, 2017, kwan po yun. Anong tawag dito? 500 year anniversary po ng Reformation noong 2017. Okay? Sa pamamagitan po ng isang German monk na pinangalanan Martin Luther, nagprotesta po ang mga Kristiyano, yung mga ibang Kristiyano, na napag-alaman nila dahil nagbasa na ng Biblia si Martin Luther, napag-alaman na ng kakaiba na itong Kristiyanismong nakagis na nila sa Roman Catholic Church kesa doon sa Christian Church na itinayo ng ating Panginoon at ng ating mga apostles noong first century. So, nung makita nilang iba na ito, right? Sila po ay nagprotesta. And the movement was called the Protestant Reformation. They tried to reform the Roman Catholic Church by introducing the true gospel of Jesus Christ, the true teachings of the apostles back to the church. Pero ang nangyari po, kinontra ng Roman Catholic Church ito at nagkaroon po ng polarization. Talagang nagpolarize yung dalawang camps na ito, the Protestant Reformation and the Roman Catholic Church. Ngayon, sa panahon natin ngayon, hindi na natin maramdaman yung polarization na yun eh. Dahil nagbago ba ang Roman Catholic Church? Hindi. Ang nagbago po yung mga Protestant churches. Mas ngayon, inadapt nila yung mga katuruan ng mga Roman Catholics. Lalong-lalo na po, yung pong doctrine ng salvation. Napag-aralan po natin yan na ang mga Protestant churches ngayon na tinatawag ng mga evangelicals ay nag-depart na po doon sa katuruan ni na Apostle Paul, ni Martin Luther, sa tunay na ebanghelyo ng kaligtasan at na-adapt na nila yung pong Roman Catholic doctrine ng salvation. So, hindi na po pa ngayon, hindi na polarize ang pa ngayon ang Christian Church. Parang ba na itong mga Protestant bumabalik na sa Roman Catholic Church. Alright. So, naging popular ang Roman Catholic Church hanggang sa Reformation po ay namulat yung kaunawaan ng mga tao sa tunay na katuruan ng banal na kasulatan, katuruan ng ating Panginoon Kristo at ng mga apostles. At nung mabuksan yung kanilang isip, yan po ang nagsimula na magprotesta yung mga tao. At ito po ay nag-culminate sa tinatawag na French Revolution noong 18th century. At noong 1798, ito pong French army nagpadala ng kwan army sa Rome at hinuli ang Pope at ginawang captive in exile sa France. Ibig sabihin, dinalasin nila sa France yung Pope hanggang sa doon na po namatay ang Pope sa France. So the Protestant Reformation of the 16th century gave rise to the powerful nations of the US and Canada. Dahil po dun sa nangyaring yun na nasira na ang political o na-destroy ang political power ng Roman Catholic Church. Noong ipag-utos ni Napoleon Bonaparte na hulihin ang Pope at gawing captain, right? Dun po natapos yung political power ng Roman Catholic Church. Okay?
yun po ay kwan, sang-ayon sa mga nagbabasa ng banal na kasulatan at nag-i-interpret ng mga prophecies, right? Yun ang katuparan noong hinulaan sa banal na kasulatan na yung Antichrist ay magkakaroon po ng deadly wound. So ayun, nagkaroon siya ng deadly wound, pero meron din pong buwan, meron ding prophecy na yung deadly wound na natanggap po ng RCC noong 1798, that deadly wound would be healed. At ngayon, nakikita na po natin ang pan, ang healing ng pan, ng Roman Catholic Church. Okay? Hulihin na ang Roman Catholic Church noong 1798, nakita ng mga Bible interpreters na ito yung pan po, yung katuparan ng mga prophecies na binanggit sa Daniel and Revelation. Okay? Meron pong mga prophecies yan tungkol sa mga bilang, right? Numbers. Yung pong 1,260 days na prophecy kung saan yung kwan po, Antichrist, ay magru-rule. O kaya yung 42 months. Okay? Pagka minultiply mo ang 42 months into 30 days per kwan, per month, lalabas din po yung 1,260 days. Ganun din naman, yung 3.5 years na binabanggit po sa Daniel at saka sa Revelation, yun din po ang suma nun. Kung i-multiply nyo ang 3.5 years to 360, yun ay makukuha nyo po yung 1,260 days. Na sa prophecy, days, pero sa literal fulfillment po ay years. Now, interestingly, yung pong Roman Catholic Church nag-umpisa noong 538 AD at natapos yung kanyang political power in 1798 AD. Kung susumahin niyo po, right, from 538 AD hanggang 1798 AD, exactly 1,260 years. Right? Over this long period of the papal reign, it is estimated that 50 to 80 million people were persecuted and killed by the church. Right? It was the darkest period in the history of the Roman Catholic Church and was appropriately called by historians as the Dark Ages. Pwede niyo pong i-Google yan. I-type niyo yung Dark Ages. Dadaling kayo sa history niyan ng Roman Catholic Church. Okay? At mula po dyan sa pagkatalo politically ng Pope sa French Revolution na pinunahan ni Napoleon Bonaparte, dyan po nanggaling po ang tinatawag nating United States of America ngayon. Kung natatandaan ninyo, yung mga Protestant reformers po, pinersecute sila sa Europe, kaya sila po ay napilitang maghanap ng ibang kwan po, ng ibang lupain. At natagpuan po nila ang lupain na tinawag nung panahon nilang yon New World. Okay? Ang United States po, noon lang 18th century yan, nagsimula. They declared their independence in 1776. Okay? 1776. Ilang kwan pa, ilang years na lang matatapos na yung political power ng Pope. 1798. Okay? So, naging bansa ang United States noong 1776. Na-form nila yung Union. And a few years after that, in 1798, Papal Rome lost its political power. Okay? So, ito pong Roman Catholic Church, yung apostasy niya, ang naging cause po ng persecution during the Dark Ages. At yan din ang naging cause kung bakit nagkaroon ng United States of America at ganun din ng Canada. Okay? So, yan po ang konting world history natin. But the prophecy also foretold that
the political power of the Roman Catholic Church will be revived. Okay? Nasira noong 1798, pero sabi niya, the deadly wound was healed. We are now at a time when we are seeing the fulfillment of this prophecy right before our very eyes. Nakikita na po natin ngayon na yung political power ng Rome na nasira ni Napoleon Bonaparte noong 1798 ay unti-unti na po at sa ngayon po ay pana naging popular na naman ang Roman Catholic Church even among the political leaders of the world. Kinukonsulta na siya ngayon on critical issues. Kaya pan po ang sabi sa banal na kasulatan, the deadly wound of the Antichrist will be healed. Once again, the RCC will ascend to world power and dominance, and its persecution of past centuries will be revived. Yan po ang hinaharap natin ngayon, looking at the future of the Roman Catholic Church. Through its head, the Pope, and with the help of the counterfeit Jesus, counterfeit gospel, and counterfeit Holy Spirit, the Roman Catholic Church will again deceive the nations of the world. Right? The conversion of many Protestants to Roman Catholicism is part of this prophetic fulfillment. Nag-heal, yung ibinigay na blow, right? Deadly wound ng Reformation sa Roman Catholic Church ay panangayon, nag-heal na. Okay? And the Roman Catholic Church, through the Pope, is again ready to take the world stage, tulad ng ginawa nila noong mga nakaraang centuries. So, huwag tayo magtataka, okay? Kung makikita natin na nag-unite na naman, including the U.S., na tumakas sa persecution ng Roman Catholic Church, yung U.S. ngayon ay kwanan. Eventually, the U.S. will help the ascendancy of the Roman Catholic Church to power, to world domination. At makikita po natin yan. And I hope that our eyes ay kwan po, matalas ang spiritual eyesight natin para makita natin ang paggawa ng mga kaaway ng Ebanghelyo para po sa final na confrontation between the gospel, the false gospel, and the true gospel of the Lord Jesus Christ. Okay? Sa ngayon sa 2 Thessalonians chapter 2, verse 8, ito pong Antichrist na ito ay sisirain. God will destroy the Antichrist with the brightness of the second coming of the Lord Jesus Christ. So, ito pong power na ito ng Antichrist hanggang pagdating ni Jesus Christ ito. Ang kwan, supremacy niya. Kaya tayo po ay nahaharap sa panahon na yan. And sabi ko nga, we live in very interesting times when we are seeing the fulfillment of these prophecies right before our very eyes. Meron po akong kwan, ginawa ng diagram. Hindi pala na kwan dito. Okay, papadala ko po itong kwan ito, copy ng ating pag-aaral. Hopefully, later today or tomorrow. Nagkaroon lang po ng problema yung aking PDF writer. Meron po akong ginawang diagram dyan showing the rise and fall of the Roman Church or the Roman Catholic Church. Nag-umpisa sa panahon ng Apostolic Church, kung paano ito na-corrupt, little by the church fathers hanggang sa mabuo ang papacy at maghari ito sa loob ng 1,260 years dito sa mundo. At kung paanong na-cartel o naputol yung kanyang political power by the Reformation through Napoleon Bonaparte. Okay? Nung dakpin ang Pope at dinalang exile sa France noong 1798. Okay? At ngayon,
nasa panahon tayo na yung sugat na yon ay gumagaling na at magaling na. And the Roman Catholic Church is again ready to take the world in a whirlwind. Para sa ganun na maging kwansya, powerful uli at labanan ang tunay na ebanghelyo, tunay na aral ng ating Panginoong Hesukristo at ng mga apostles, at ito ay magwawakas sa kanyang destruction po at the second coming of the Lord Jesus Christ. So pagpalain ng Panginoon yung ating pong pinag-aralan na yan, both history and the future of the Roman Catholic Church. Palain po lahat, tayong lahat ng ating Panginoon, tayo po ay manalangin sa ating pagtatapos ng ating Friday School. Maraming salamat o natila naming Diyos sa mga nalang nasa mga kalamitan, sa kapayapaan na aming naranasan sa panahon po na kami ay nag-aaral ng iyong mga banal na kasulatan. Palain niyo po ang mga napag-aralan namin, ito na po ay magsilbing warning sa amin at kami ay makapaghanda sa darating na panahon na ang Antikristo ay muling mag-aari sa mundo ito at dadayain ang buong mundo. Palain niyo po ang mga kapatiran ko na patuloy na nakikisa po sa gawain ito. Piling ko po na iba yung wisdom and knowledge ang ipagkalog niyo sa aming lahat habang kami po ay nagsusumikap na matuto at lalong makilala ang aming Panginoon Jesucristo. Palain niyo po ang mga nalalabi namin sandali ng pagsamba o Diyos. Patawad ang aming pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Huwag po tayong mawawala. In a few minutes po, tayo ay magsisimula sa ating praise and worship at sa ating pong pagsamba sa ating Panginoon. Alayin po tayong lahat ng Diyos.